Hello guys, Tuesday afternoon, mag-unbox and test tayo ng Air Pistol Daisy Powerline 415. So today is November 7, 2023, and hindi na bago tong barrel na to, pero binili ko to siguro 2 or 3 years ago nung yung Walmart. Tinanggal na nila yung mga air pistols nila, no, sa mga branches nila. Okay, so nakuha ko to in a good deal. Okay, so 2023, sa tingin nyo worth it pa ba itong Powerline 415? Ito yung features niya, oh. Built-in BB magazine. Ang pinaka gusto ko rito, kaya ako to kinuha, kasi siya ay made in Japan. Japan. So, yan. Yan ang irony. Gawa sa Japan pero mahigpit ang Japan sa mga ganito. Kaya, might as well buy one. Okay, we're here outside. I'm gonna shoot this. Maybe. Let's load the. Okay, that's how you load, man. Load the BBs. Now be careful. Load it here. Set up a target over there. Yes, paper target. And a can in front. So, Belgian oil. Then let's. I think it's there. Okay, I heard it. Okay, eye protection. Let's shoot at the can. Safety. Set. Fire. Safe. Fire. Wow, it went through. Entry, exit. Wow.
Second shot. Okay, just one can. Entry and almost exited. It's inside. Okay. You shoot the target over there. So that's two shots. Three. I'm shooting high. Four. Five. Six. Seven. Shot. Okay. Okay, let's load some more. Spring up. Okay. One at a time again. One, two, three, four, five. Here we go. I'm shooting high. This gun is shooting high. There you go. Bullseye. Bullseye. Let me shoot the. Let me shoot the swingers. Oops. That's it. Oh, one more. Yeah, that's it. Alright guys, let's go and check the paper target. Okay. I was also shooting this.
Still have maybe four. That's it. Okay guys, andito na tayo sa loob ng bahay, no? What's the verdict? Put natin sa safe. Dahil na siyang bahala, pero meron pa tong gas. Ubusin ko mamaya. Una-una, nung hinawakan ko siya, sabi ko, ano kayong baril ang ginaya nito? Parang naalala ko yung ano, Taurus 24/7 haba ng ano, grip, no? Tapos mahaba din yung ano, yung slide niya. Parang 24/7 eh. I don't know. Tingnan niyo kung anong ginaya niya. So, nagulat ako, no? Malakas siya. Malakas siya considering na plastic lang siya, no? It's a powerful BB gun na CO2. Tumagos nga doon sa lata, di ba? Yung PCP 1.5 na cans ang tinagusan. Ito, isang lata. Clean. Pass through. No? So, considering mas mahina naman talaga ang CO2. Pero, for a budget CO2 pistol na BB, kasi generally mas malakas yung mga pellets eh. BB, malakas to. And hindi pa to na a-adjust, na mumod. No? Nakita ko sa YouTube ng mga ano ito eh, mod nito. Papakailaman mo yung internal, papalakihin mo yung ano niya, air reservoir para mas malakas. And kinokroni talaga nila mas malakas. Anyway, so sabi ko nga, iba talaga pag made in Japan. They know how to make air guns. It's just sad na hindi na po promoto sa kanila. No? Yan, Daisy 415. Kahit ilang taon na to sa market, I think mag-i-enjoy kayo pag nagkaroon kayo nito. No? Plus, BB lang ang ginagamit niya. Malakas pa rin siya. And yet, mas mura nga ang BBs compared sa pellets. Pag bibili kayo, yung container na binili ko, yun, 6,000 BBs yun eh. Nakalimutan ko na kung magkano, pero I think less than $10 lang yun. 6,000, no? Dami. Tapos, yung front sight niya is fiber optic. Yan, sa likod, ha? Fiber optic front sight. Yung likod, blacked out lang. Extended ang, ano, no? Beaver tail. Ganda to. Sa lahat ng barrel, talaga ako. Fan ako ng mga extended beaver tail. Not because may recoil lang ano no ang CO2 kasi kung trainer ang hinahanap mo, ibig sabihin magti-train ka, hindi ka makapunta sa range. Gusto mo yung katulad ng actual na firearms, 'di ba? So ito, may rail siya, 1 2 3, tatlong yung slots. Pwede na yan lagyan ng ilaw or laser kung ganun kayo. And kita nyo, itong Daisy 415 na to, yung BBs niya nasa ibabaw. Hindi yung katulad na nilalo dito. Alam nyo ba, mas gusto ko yung mga ganyan. Bakit? Kasi mas reliable siya mag-feed compared yun sa ginagaya mo talaga yung magazine. Sasabihin nyo na, yeah, hindi siya katulad ng mga totoong barrel, pero i-exchange ko na yun, pagpapalit ko na yun compared sa reliability. Mas reliable to kasi gravity fed to eh. Tinutulak na ng spring, pero yung gravity ang magtutulak sa kanya pababa. So, mas reliable yung ganyan design. Kung alam mo naman laruan to, hindi siya etong Daisy 415 na to, hindi siya nagpapanggap na barrel, no? Laruan talaga siya. Air gun, air BB gun, no? Pero ginawa nila yung design niya yun sa Japan. To the point na yan, oh, mas reliable to, which is true. Wala akong na experience na malfunction, jam ng bala. Ano lang tatandaan niyo, pag meron kayong ganito, pagkakalabitin niyo, ituloy niyo kasi pag kinalabit nyo to, kalahati lang, nag-load na yun ng BB. Pag hindi mo tinuloy yung BB, mahuhulog yan sa barrel sa harap. Kasi nag-load na eh, bumaba na yung BB. Gugulong na yan palabas. So, dapat ituloy mong kalabitin. Tapos, what else? Medyo long yung trigger pull. Siyempre, hindi talaga nito magagaya yung ano, no? Yung actual na firearm na trigger pull. Kasi, yung valve sa loob, yung CO2 valve eh, pinipress niyan. Tapos may kasama pa nga yung loading ng bala. Anyway, so matipid din kasi naka dalawang load na ako, 21 rounds, saka 20, 41 shots na ako
madami pa siyang CO2, no? Hindi ko pa siya na ano. Tapos yun nga, ito yung CO2, napakasimpleng gawin. Yan yung part na may metal, tinakip lang to. I like it kasi for the price that I paid for this, sulit na sulit talaga, no? And masarap, masyarap siyang i-point, i-aim. Sabi ko nga, because of the beaver tail, because of the grip profile, naalala ko talaga yung Taurus 24/7. Parang yun ang pinakamalapit na naisip kong barrel na hawig nito, no? Yan, so Daisy 415. I know sa Pilipinas hindi ganun sikat yung mga ganito, pero nakita ko, ano, no? Dumadami na din yung mga CO2 pistols dyan, lalo na yung mga Glock pistols na kinokopya talaga yung original. Pero in terms of reliability, price, dito pa rin ako. So, that's it guys. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, please click like and subscribe, and thanks for watching. Bye!